Magandang araw sa inyo, mga kabayan. Ako'y may pakikita na naman sa inyong isang masarap na recipe. Paborito ng maramay. Saan ipanuri ninyo? Hanggang dulo. Masarap itaw. Ayan, mga kabayan. Ako'y galing palingkay kaninang umaga. Ako'y nakabila na naman doon ng anaw, ng baka. Aray, T-bone. Ayan, ating hihiwag-hiwag yung papagayaan. Inihiwalay ko na yung mga butong gayaan at saka yung kalam ng yaon, pati yung mga pinagalitidang yaan. Kaya aking pinaghiwa-hiwalay, mga kabayan. May mga kanya-kanya luto na yan, nakaplanaw. Yan, tulad niya mga lamang yan. Yan, ipang steak. Mga kabayan, taas itong mga pinagbutuhang ito. Yan, ilalaga ko yung papagayaan. Sasama ko ng pitsay at saka ng ano, patatas, nilagang baka. Ay, di kay panalaw. Yan, taas mga kabayan, itong aking mga pinagtistisang yan. Mga lamang yan, may mga kasama na rin mga litid. Yan, ating titimpla ng papagayan. Nalagyan ko na rin ano, oyster sauce na aray, mga isang kutsara at kalahati. Tapos mga isang kutsara at kalahati ding ano, toyo. Ayan, sa nakikita ninyong yaan. Siyempre, tatakdakan din natin yung ating pamintang durog. Pamintang durog-durog. Ayan. Siyempre, tapos yan yung imamarinade lahat natin papagayin. Ating hahalu-haluin lahat ng karikate. Yan, mga kabayat at ating imamarinade yan. At yung i-set aside muna yan. Sa ating siyempre, hindi tatakluban muna natin, mga kabayan, para yun yung mababad. Yung mga kalahating araw na nakababad ipidin. Tapos ako may mga kinimay day na broccoli. Kaya kita ninyo gayaan. Nabili ko doon sa now, supermarket kanina din. Yung ating tinilag-tilad ng papagayan at yan na aking hinugasan niya. Ayos. Patitigi sila ng karigtas. Tayo magpapainit ng tubig. At ibablanch natin diyan yung ating broccoli yan. Kailangan nabulak ang tubig, tandaan ng lagay, para hindi biglang bumagsak ang temperature, kailangan mainit. Tulad na nakikita ninyo, halu-halu hindi para kabayan papagayaan, pero hindi to matagal ang pagluluto at basta bumerde. At ang hindi pwedeng ang angin yan at lalambot, madudurog yan. Ating hinanguna agad dyan, kabayan. Ating sinala, pinatigis yung mainit na tubig. Tapos ngayon, isyashak natin din yan sa ating malamig na tubig naman. Yan, kita nyo gamay yelo ay kalamig. Yan ah. Digi-diklap. Yan, tinatawag na pagbablanch para sinashak natin yung gulay. Para lumabas ang pagkaberde at malutaw. Yan, tulad ng nakita ninyong yaon. Kabayan. Pasayin natin lang palalamigin din yan papagayan. Nang maputol yung carry over cooking at hindi yan malamog, yan na ayos na. Ngayon ay ating siyempre sasalain na ulit alisin natin yung tubig at siya ating iseset aside muna pa ng katulad ng ginawa dun sa baka, mga kabayan. Yan, nakita nyo yung brokulay berde-berde kasi berde ng aking utak. Ayan, tayo ngayon magsasangkot siya na, mag-uutay na tayo ng paglulutaw. Yan, sa ating non-stick pan nilagyan ko ng mga isang kutsaritang butter papagayaw. Ayan natin ating i-memelt ng papagayan di yan. Papagayan, huwag papagayan. Ayan, halu-halu ay. Sarap naman yan ay, butter pala ang. Siyempre, tayo may mga ginaya din yung bawang, sweet onion, at saka aring aking paboritong shiitake mushroom. Ako, napakasarap ng twist ng lasa pag mayroong shiitake mushroom. Itong ating nilulutong ito. Siguro na may alam nyo na yan. Nadudun sa sa thumbnail ay, digay beef broccoli. Ala serboyet, kaya na. Ay nagsakpog siya na yung ating bawang. Tapos ilalagay na rin agad natin yung ating bakang yan na na-marinade. Na tatlong oras kung binabad dyan. Mas maganda kung overnight minsan. Kaso, pagka hindi nyo isinood sa freezer, minsan nagkakaamoy din. Eh, pag sa freezer naman inilagay, overnight, titigas naman. Kaya dapat huwag to napakatagal din na imamarinade yung gayang baka. Kahit yan ay nasa baba nung rep ng frigidaire, minsan nagkakaamoy pa din. Yan, sinisison yan ng paminta at nilagyan din natin ng toyo, mga dalawang kutsara papagayaon. Tapos lalagyan din natin itong ating oyster sauce, mga isang kutsara at kalahati ulay. Dahil ang inababad na natin ay kaya may lasa na rin yung mga yan, yung baka natin. Haluhaluin lang natin ang papagayaon yan. Eh medyo matagal-tagal palambutin, lalo na yung mga litid-litid niya. Pero yung mga litid-litid niya, pag malambot na, napakasarap, mga kabayan.
Tapos itong ating sweet onion, hindi ko agad ito sinama doon sa sangkutsa. At gusto ko yung natural na lasa niyang hindi yung parang lumabas yung pagka-caramelize niya pagka inasangkutsa agad. Parang gusto ko yung pagkahilaw ng amoy, mga kabayan. Hindi parang hindi na mantikaan. Yan ang ginagawa ko diyan sa aking sweet onion pag ako nagbi-beef broccoli. Kasarap naman eh. Bayan to, ating ang ilamay giyan. At sinabawan natin. Yan yung natural na katas pa niyan pala. Hindi pa natin nababantuan. Nilagyan natin ng isang kutsaritang brown sugar, mga kabayan, pampatamis ng cricket. At ito, syempre, hindi pwedeng mawala yung ating beef broth cube. At yan ang magpapatingkad ng lasa na yung ating baka. Yan, haluhalila. Sana kayo mag-subscribe at i-hit yung bell icon, mga kabayan. Yan, ating haluhalila ng papagayan. Yan, yung sabaw na yan ay yung natural na katas na lumabas diyan sa ating baka. Hindi pa natin yan sinasabawan mismo ng pampalambaw, mga kabayan, mainit na tubig. Yan, kailangan ni ating munang palabasin yung natural na katas na yan, mga kabayan. At para yung lasa, yung ating panimplay tumalab, tumalab dun sa ating baka. Yan na. Alam nyo ba kaya? Pinabibilis natin yan, pero yung matagal-tagal na pagluluto. Yan na, mga kabayan. Tulad na sinabi ko, na medyo mag-reduce na yung sabaw, saka natin yan lalagyan ngayon ng mainit na tubig. Sa nakita ninyong yan. Yung isinabaw kong yon ay kulangin at ay sapat para mapalambot yan. Pero huwag din pakalulub sa kain, mga kabayan. At ipakukutuan laan ng papagayan yan. Siyempre, halu-haluin pa rin. Talaga namang Gusto kong batiin si kabayang Godofredo Taya from California. Sabi nung anak na si JL Taya, pinababati kayo. Lagi daw kayo nanunod sa aking mga videos. Ay, salamat tao. Kabayan, yan, natin babalik-balikin. Tataklubang, babalikin. Yan yung pinahihina natin ng apoy. Pagkain ni may taklob, yan, papagayan. Mahina ho ang apoy niyan. Kabayan, sana ayos lang pagsubaybay ninyo din sa aking video ng aray. Sana panuorin yung gandulo. Huwag naman sana ninyong i-skip ang mga ads. Alam na. Salamat sa inyo. Ngayon, ilalok na natin itong ating paboritong shiitake mushroom. Shiitake! Gandang lalaki! Ulul! Tandaan nyo ba yung peliko lang yun? Pag naalala ko yung natutuwa ay si Rene Requistas. Yan na, ating inaang-ang na maigit, pinalalambot. Yan, titingnan natin. Kung yun, malambot-lambot na. Unting uros na lang at yan ni panalo na yan, mga kabayan. Yung ating beef broccoli with shiitake mushroom. Siyempre, lalagyan ng karikit na asin, pampatanggal ng labnak, mga kabayan. Mga siguro kulang-kulang kalahating kutsaritang asin. Nilagay natin yun. Ngayon, siyempre, yakita ninyo, nagre-reduce na yung sabaw. Medyo lumalapot-lapot na rin ang kanya. Pero ipalalaputan pa rin natin ng karikit mamaya ng ating cornstarch na binanaw sa tubig. Yan, mga kabayan. Ay, ito nyo ba gaya? Malambot na yan, mga kabayan. Pwede na nga yung huwag na ilaw kang brokuli. Pwede na eh. Yan na, ating lalagyan na yung ating cornstarch na binanaw sa tubig. Pampalapot. Dahil yun, pag isinama natin yung brokoli, misay, nagtutubig pa. Kaya kahit malapot-lapot yung ating ginagawang yan, ay ayaw siya. Sinama na natin yung mga tangkay. Yung iba, yung mga sosyal, hindi masyado nagsasama niya yung mga tangkay. At nasama daw itsura. Eh, hindi. Sayang yan, kamahal niya. Ayun, saka ilalako natin yung mga pinaka-ulo-ulong yan ng ating brokoli. Yan, mga kabayan. Pag mga panghanda ang mga sosyal, ang pwede siguro hindi isama. Pero pag rin tulad na ng aking pansarili lang, namin tatanghalianin, ay pwede namang kasama ang mga tangkay. Tapos yan pa, lagyan pa atin ng karikit na sweet onion na sariwang gaya bago ihayay. Ay panalaw, mga kabayan, luto na yung ating brokoling yan. Aba, with shiitake mushroom pa, hindi bagay. Sarap na sarap ng lasa na yan. Diyos ko pa, mga kabayan, Margie... pangalan nga nito, Admer, salamat sa panonood. Yan, natin papatay ng apoy, mga kabayan. Yan na,
Luto na. Beef broccoli with shiitake mushroom ni Sir Boy. Ay, kita niyo ba yan? Ay, may drama pa. May lighting effects pa. Ay, oh, pinaikot po. Ay, bakit maliyaw? Ayan na. Tunay naman. Ah, sarap naman. Ipanalo ng itsura. Kain na kayo, mga kabayan. Ay, kita niyo ba garay? Wow, yung iba'y ko magluto niya yung sobrang kaite. May ako hindi masyado natutuwa. Parang hindi naman dinugan na eh. Bigatong pakakaitimaan. Saktong-sakto lang ang itsura niya ng ating beef broccoli niya. Ayan. Kain na kayo. Ay, kita niyo ba gayaan? Subo na kayo din eh. Kabayan Jason Bernal. Salamat sa panunod mo sa now. Al-Kubar, Saudi Arabia. Subo na kayo din eh, mga kabayan. Kayo suminsay din eh. Pagka minsan, nang matikman nyo ng karikit, matimusan nyo rin ang mga lutong aray. Pwede naman na eh. Ayan na, kita nyo ba gayaan? Beef broccoli with shiitake mushroom ni Sir Boyet. Kabayan Ernesto Palagana, salamat sa iyong panunood. Yan ang para ano, talagang tayo laging suwabe ay tayo magluto ng masarap, mga kabayan. Pero siyempre, hinay-hinay din. Kaya ating mga malulusog na pagkain, pang mga healthy na food ay ating niluluto din pagkamisa. Yan ah, panalaw. Kain na kayo din eh. Tunay namang ang beef broccoli ni with shiitake mushroom ni Sir Boyet. Kain na kayo din. Subo na. Ay, parang gusto ko ang isamual yan. Ay, kahit ako naglalaway din sa padali kong wari eh. Ako yung sabag-edit ko. Tunay naman. Kabayan Jason De Torres, salamat sa iyong panunood diyan sa San Jose, Batangas. Kabayan, talaga namang kain na kayo din eh. Oh, lagi nang gusto subuan ng camera eh. Ano ba ito sa buhay? Kinaman ako. Kabayan Jason Aquino, salamat po. Taga Santa Clara, Santo Tomas, Batangas. Salamat po sa panonood. Ay, kita nyo bagayaan. Salamat po sa inyong pagsama din sa aking video nga rin. Sana po yung nag-enjoy kayo. Ito yung paborito ng marami. Beef broccoli. Isa ito laging hanapin sa handaan eh. Ah, sarap. Salamat po mga kabayan sa inyong panonood. Sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung bell icon. Sumasama po ulit tayo sa susunod kong video. Salamat po!